Hi Crush! Panibagong vlog na naman. At sa ngayon, ang gagawin nating vlog ay Q&A Part 2. So for this Part 2 na Q&A vlog, ay kumuha ko ng 17 questions para itanong sa akin. Tapos sasagutin ko. So unang-una guys, bago ko gawin tong vlog na to, sorry kung medyo dugyot ako kasi talaga ang banas. So ewan ko lang guys kung sobrang banas din sa inyo, pero yun, comment down below at ilike nyo tong video na to kung mabanas dyan. Kasi sa halip na hangin na malamig yung nilalabas ng electric pan, apoy! Apoy na yun, nilalabas ang electric pan namin. Kasi mga kaibigan, itong electric pan namin, sobrang init ng nilalabas. Pero itong electric pan namin, sadyang masunurin naman. So, ang ibig sabihin ko guys ng masunurin, itong electric pan na to, sumusunod. Yun nga lang, minsan hindi nakakatuwa. Kasi, nagpapahinga ako dito, tapos biglang binuksan ko, sobrang init ng nilalabas. Sabi ko, paikutin mo nga sarili mo. Alam mo ang ginawa? Gumanon! Gumanon yung electric pan! Na-joke lang. Yun, sana may mag-sponsor naman ng electric pan. O yun, kung gusto nyo man kami sponsoran dito ng electric pan, baka naman, baka naman. So, ang balita naman guys kay Lola, medyo ayos-ayos na yung Lola ko at medyo gumagaling na siya. Dati, ngamor siya magsalita at hirap, parang utal-utal magsalita, ngayon medyo okay na. Tapos mga crush, ang problema na nga lang ngayon ay yung parang left side ng katawan niya ay parang hirap maglakad, hirap gumalaw. So, konting dasal pa, kaya na to. So ngayon, naghahanap pa kami ng therapist, gawa ng, syempre, merong enhanced community quarantine. So, walang mga therapist na nakakalabas. Pero after this quarantine talaga guys, kukuha na talaga kami. Para ASAP magamot na si Lola. As soon as possible, mapatibay na yung left side niya. Pero back to the question and answer, kumuha ako ng 17 na tanong para sagutin dito. So, wag na natin patagalin pa tong Q&A Part 2. Let's go! So, bago natin simulan tong Part 2 ng tanong-tanungan na to, pagpasensya kita po kung medyo namumula o medyo mapula-pula yung ilong ko. Kasi guys, meron talaga akong sipon. Grabe. So yun mga crush, meron lang akong napansin sa mga tanong na kinuha ko. Hindi siya ganun ka... Paano ba to? Hindi siya ganun kahirap, pero kumuha ko ng ilan sa medyo mahirap na tanong. Ang gulo ko. Ren, inom muna ang tubig. I love you. Wait, joke lang. Alam niyo, ang sarap. Ang sarap, parang ako. Okay, so isang tabi na muna. Isang tabi? Ano yung isang tabi? So ilagay na muna natin to sa isang tabi. At sisimulan na natin ang ating Q&A part. Hinagamit na siya. So, simulan na natin ng Q&A Part 2. Okay, so mga crush, simulan na natin tong ating tanungan. Unang tanong. How many ex do you have? Meron akong ex na isa. Pero hindi ko siya makonsidered as ex-girlfriend. Ano kasi yun eh? Alam niyo yung MU? MU, mukhang unggoy, char. Hindi, MU, parang mutual understanding. So, hindi ko siya makonsidered as girlfriend eh. Pero wag ka, sineryoso ko yun. Sineryoso ko yun. Ikaw nga, sineryoso ko yun. De, pero meron akong isang ex-MU. Parang ano lang, syempre, bata pa. Hindi muna namin sineryoso ng ganun. Kumbaga, inspirasyon niya ako, inspirasyon ko siya. Pero, wala munang girlfriend, girlfriend, boyfriend, and boyfriend doon sa nangyaring yun. So, hindi na ako mag-name drop as respeto sa kanya. So, yun, isa lang ang ex ko. So, yun, next question natin. Pero yun, bago ko sabihin yung second question, kung mapapansin nyo lang to, baka sabihin nyo, libag yan. Pantal po yan. Tapos yung itim-itim po dyan, ayan ay parang, ang tawag doon? Ewan ko. Basta hindi yan libag. Okay, so second question. Mula kay Lian, single or taken? Pambansang tanong. Single ako ngayon. Pero Lian, kung magiging jowa kita, hindi na ako single, taken na ako. Jojoain kita, Jimmy! Next question! Favorite ice cream flavor?
Wala kasi akong favorite, guys. Madalas ko lang nakakain ay yung chocolate. Hindi kasi ako ganun kapihikan sa pagkain. Lalo na pag mga dessert. Kahit ano kakainin ko. Kasi, syempre, I love desserts. So, sa ice cream, madalas kong nakakain ay chocolate. Chocolate yung flavor. Pero, para sa akin, parang mas gusto ko yung mango. Next question. Mula kay Gia. Kung magiging successful ka, anong una mong gagawin? Ayun, naingay ng aso. So, yun. Mula kay Gia Kalinga. So, yun, mga Chris, naiirita ako dun sa aso. Lalaksa ko na lang po yung boses ko, no? So, yun, mula kay Gia Talinga. Kung magiging successful ka, anong una mong gagawin? Pa-shoutout na din. Yun, shoutout sa'yo, Gia Talinga. Mga men, mga boy, mga crush. Siyempre, ang unang-una kong gagawin, magpapasalamat ako sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi pag may narating ka, wala lahat yan kung wala siya. Next question. Mula kay Tyriavel Montreal. Sino mas matino? Ikaw or yung kapatid mo? Siyempre, ako. Ako yung mas malikot. Hindi, parehas naman kami. Pati ano ka ba ang bait-bait ko? Sa mata ng Diyos. Wala, siguro pantay lang kami. Hindi ko kasi alam yung mismo meaning ng malikot at hindi malikot. Yung word na matino, hindi ko siya talaga ma-explain by myself. So, lahat kasi ng tao, may kanya-kanya silang ibig sabihin ng matino. Lahat ng tao, may kanya-kanyang ibig sabihin ng malikot. So, bahala na ang tao kung sinong mas matino at sinong mas malikot. Pero yun, sa mata ng magulang namin, pantay lang kami. Next question! Mula kay Jesse. Pagtapos ng quarantine, saan ka unang pupunta? Pa-shoutout na din. Siguro sa labas. Ayaw ko siyang pilosopohin eh. So, hindi sa pilosopong sagot, pero hindi ako sa labas pupunta, syempre. Ang unang-una kong pupuntahan ng lugar, di nyo pa ba alam? Di nyo pa nagigits? Di nyo pansin? Religyoso to, no? Hindi ko pinagmamayabang na religyoso ko. Pero, syempre, unang-una kong pupuntahan ay church. So, yun, yung ibang tao siguro naiisip na pinagtatakpan ko lang yung sarili ko. Siguro yung ibang tao dyan napapaisip na nagmamalinis lang to sa vlog para magmukhang mabait. Kung yan yung nasa isip nyo, okay lang. Kasi guys, ang priority ko talaga si George. Sino si George? Hindi, ang priority ko kasi guys, talaga, si Lord. Tapos family, silang dalawa. So syempre, tagal na nating nabubulok sa mga bahay-bahay natin. So syempre, pagtapos ng ECQ, punta tayo sa church. Pasalamat tayo. Tapos saka lang tayong maggala sa mga SM, Ultimart, Minista, sa bayan, sa mga Jollibee, McDo. Bago tayo maggala dyan, sa iba't ibang lugar, pasalamat muna tayo sa Diyos. So okay, next question natin. Sino po ang favorite vlogger nyo? Magbigay ka po ng 5. Hihihi. Pa-shoutout na din. Thank you po and God bless. Thank you, Nicole Lee. Shoutout sa'yo. Binibining kan last. Ang iyong tanong ay aking sasagutin. Ang aking 5 favorite vlogger. Una-una talaga, KOTV. Sunod, Don Boy. Sunod, Boss Ken. Tapos, V Cortez. So, syempre, JC Mantala. JC Mantala, oh. Ayan, oh. Panlima siya. Yan. Yung sign na yan. Gawin nyo yan. I-like nyo yung video na to. De, so yun. Mahilig talaga ako sa Team Payaman. Sana alam nyo lang. Next question. Olympia Gutierrez. Hardest part of your life. Tapos, happiest day of your life. Siguro, happiest day muna tayo. Happiest day. Hindi ko kasi maiisip ng lubusan. Pero, kasi ako, halos araw-araw naman, masaya ako. Halos araw-araw naman, okay ako. So, sa happiest day, hindi ko siya masagot. Siguro, ang pinakamasaya na ring part ng buhay ko ay yung nagkaroon ako ng mga followers at supporters. So, yun, siguro, ayun na yung happiest day ng aking life. Siguro, sa hardest part ng aking life, siguro ngayon, mga oras na to kasi nag-aalaga ako ng aking lola. Okay yun sa akin. Walang problema yun. Nahihirapan lang kami na makita si lola na nahihirapan. Next question. Ano ginagawa mo during quarantine? Siyempre, nag-JJ. Hindi nyo alam yung J. Panoorin nyo dun sa Q&A part 1. Next question. First love mo po. Mula kay Princess. Princess, ang first love ko talaga si Princess. De, joke lang. Parang first love ko, syempre, family. Sila yung unang nagturo sa akin kung paano magmahal. Next question. Jaika Joey Tampus Alvarez. Would you date a fan of yours? Why not? So, yun, comment down below kung gusto niyo akong i-date. Would you date a fan? Oo naman. Walang problema sa akin. Wala namang mali siya yun. Siguro, kung kaya ko lang kayong isa-isahin, nagawa ko na. So, yun, would you date a fan of yours? Oo naman, syempre.
Next question, mula kay LJ. Sino po yung idol nyo? Kahit vlogger po kayo, sino po yung idol nyong vlogger? Yan, shoutout sa'yo. Shoutout sa family Marcia. Marcia, ewan ko. Pero yan, shoutout po sa inyo. Keep safe din sa inyo at stay at home din sa inyo. So, mula kay LJ, sino daw yung vlogger na idol ko? Siyempre, boss kong. Next question. Ano yung very, very, very best gift mo sa Christmas, New Year, at birthday mo? Alam nyo mga crush, isa lang ang pinaka-best gift talaga na natatanggap natin taon-taon. Ang best gift na natatanggap natin taon-taon ay yung buhay pa tayo. Ha? Di naman yung regalo yun, di naman gift yun eh. Ano ka ba? Regalo yun? Guys, magpasalamat kayo sa Diyos kasi buhay pa kayo. Next question, what is your message on your supporters? On your supporters? So yun, ang sinabi po dito ni Rail. Ayan, shoutout sa'yo. Sinabi po ni Rail na ano daw ang gusto kong sabihin sa inyo. So yung mga crush kasi, ang una ko talaga sinasabi sa inyo pagka nagme-message ako ay salamat. Salamat kasi parang ayun na yung maliit na paraan ng pagbabalik loob. Ewan ko, ano ba tawag dun? So kumbaga may ginawa ka sa aking mabuti. So may gagawin din ako sa'yo. Pero syempre, bago ko gawin yung kabutihan yun, magpapasalamat muna ako. Next question, jojowa na po ba kayo? Sa ngayon, wala pa, pero kung jojowain mo ko, magkakameron. So yun mga crush, nakapili na ako ng 15 questions. So ngayon naman ay yung ating pang 16th. Ito, mula kay Jaycery. Ang ganda ng profile picture niya, nakaganon yung buwet. So yun, ito kasi si Jaycery, matinding fan ko to. So alam ko pinapanood mo to. So ito, mula kay Jaycery. Sinong mas nagkulang, iniwan o nang iwan? Oh, ganda nitong tanong na to. Siguro. Sinong mas nagkulang, yung iniwan o nang iwan? Kasi guys, kung manonood kayo ng Raffy Tulpo, maraming nangyayaring ganito. Alam ko, marami yan. Nanonood ako ng Raffy Tulpo eh. So kung di kayo nakasubscribe kay Idol Raffy, magsubscribe na kayo. Maraming case na ganito. Mga iniiwan, mga nangiiwan. Maraming case na ganito. Pero ang tanong dito ay sino nga ba ang mas nagkulang? Ang masasabi ko dito ay depende sa nangyari o sa sitwasyon. Kung yung iniwan ay may sapat na dahilan kung bakit siya iniwanan, edi nagkulang siya doon. Yung nang-iwan naman, kung mali ang iniwanan niya, yung iniwan, mali siya doon. Okay, para sa ating last question. Ito, hindi ko na ipapakita kung sino, pero galing to sa best friend ko. Sinong idol mo? Ikaw! So hanggang dito na mga crush. Like, share, subscribe, open the notification bell. O mga crush, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!